magsisimula na nga ang ating star match of the night. For Minana Evos, we have Sumpak, Gazin, Hayes, Vane, and Perk Siva. Wow, ibang roster at lineup ang ating makikita para sa Minana Evos. Binanggit natin na pumaglalagay ka ng bagong player, ibig sabihin bagong timpla at bagong playstyle ang ating pwede makita with Sumpak and Vane. First time na maglalaro dito sa ating liga. Ibig sabihin, napakagigil ng mga players na to at meron din silang veteran. Few minutes later. Kumbaga parang sulit na ang call pero mukhang si Nats delikado ha. Apat na patong-patong na mga skills ang nagamit sa top lane. So, nice play para si Minana Evos. Much needed, lalo na nandun si KZ. So, na rin itong si Roger na physical based. Tapos at this point din, yung Terizla, physical din yan. Yung damage kasi nitong si Hayes ay hindi pa enough para i-pierce through. Mamaya pa, pero ito, i-pierce through side ng RG. Pero maganda sana yung petrify, pero hindi sapat. Kaya namatay si Nats doon. Pero may bawi ang side ng RSG na nakuha nila dito si Perk Siva sa may top lane. Mukhang ang target dito ng Minana Evos ay paulit-ulit na magdaan dito kay Nats. And every time na nagkakaroon ng purple buff, parang laging tinitignan dito ay kung kaya bang bigilan ng hukbo ang Minana Evos. Pero teamfight muna tayo, Hazen, Sumpak at si Perk Siva nahanap. Napapaligilan na dito ang Minana Evos. Tinawag ang Cult Altar. Netherrealm para, pero yun alang si Bane dito may execution strike. Habang si Light makakakuha ng kill, Bane ang kumukuha ng damage. Sakto, patay sa kamay ni Demon kahit isama mo pa si Perk Siva. Three players down para sa Minana sa may derecho doon sa may bandang gitna. Sabi nitang ube pero masakit. Biruin mo, nagdikit-dikit sila, tas yung bawas ni Light. Shape ng isang team fight para sa Minana. Tignan natin kung magagawa nga ba nila dahil Demon Guard papasok na! At yung Dragon ang galing sa may bandang ibaba! At makikita natin ngayon na pumasok na nga doon sa ilalim ng Torii habang meron Netherrealm para masagip sila. Good Lord, hindi pa na-defense sa Alvarez. Kalimita ko na tuloy-tuloy lang ang pag-free hit dito ng RSG. Itutuloy pa rin ang defensa pero hindi sapat dahil dalawa na ang patay at yung Posse makukulo Divine Judgment at hindi na yata makakatakas pero nakapag-flicker out. Plus wild charge dito si Light. Habang sa may bottom lane, meron set of play na gagawin dito ang RSG. Ito na ba yung trade na kanilang inaantay? Pero si Vane dito ay dumedepensa laban sa tatlo! Masisirahan nga lang ng Torii doon! Kaya unti-unti pipitaw yung kaya HP Nats to the kill! Nako, akala ko nun may outplay na under the turret. Pero sabi ng RSG, yung Torii muna ang una namin. Dapat para hindi magkaroon ng sabagat ng set of play. Pero final slash against KZ. Medyo na palalim yata! May backup na dadating dito. Bang! Dragon form sa mga Appraiser Slash. Nats mag-flicker out. Pero matatarget pa rin dito na Bane. Makakatakas pa nga. Pero hindi! Mapapatay pa rin with the Cha Essence. All planned pala para kay KZ. May tiwala sa kakampi at tinangkihan lahat. At saktong-sakto ang Appraiser's Wrath. And this might just be the first turn of the game going to the hands of Minana Evos. Sobrang perfect din sa RSG. Naglalak. Pwede magkasalubungan si Light na pwede maging target dito. Perk Siva, aabot bawo na Divine Judgment from Wild Charge. Nagkaroon ng Netherrealm na IMU para may sagot din dito si Haze para maabot ang mga players dito ng RSG. Parang wala magiging casualty pero si Demon Kite unti-unti mawawala ng buhay! Perk Siva pala ang patay. Oh, no. Si Demon Kite isama mo na rin. Kusei na wala. Sumpak, sumusugod pa rin. Si Nats ata ang isusunod nila, pero mukhang mapipigilan ng wall bagya. 3v4 scenario at magbaback off na ang Minana Evos. This might just be the Lord for the hukbo. Ang ganda ng ginawa doon ni Vane. Yung timing niya ng kanyang petrify. Hinintay talaga na lumabas si Kusei. And Kusei already activate the ultimate, yung entropy cooldown ng type. Lord, babangga na. That's 2 inhibitor down para sa side ng RSG. May wave pa naman sa top, pero si Perk Siva naghanap ng biktima. Final slash para lang i-prevent ang pag-attempt na yun. Okay, may kita natin dito numero 1 charge. Kaya naman, Perk Siva buhay pa rin. Grabe talaga yung labanan ng mga Farabis dito sa ating laban. Flickout para kay Light. Si Nats lumalaban, meron mga dash para makatakas! Pero makakatakas pa nga rin talaga. Si Hayes mapapatay nila habang free hit dito mga players ng RSG. Hayes mabubuhay ulit. Sumpak! Farabis nga pala. Hinahabol pa si Sumpak! Pero hindi pa na! Dahil makakatakas pa rin! Habang si Nats ay buhay pa rin! At sumigaw na nga ng busyan ng RSG dahil nakadalawa na dito si Kusei. At parang ganun lang, nabaligtaan ng teamfight pero naubos naman ang inhibitor turrets ng mga Raiders. Oh man, Nats! Again, making the play. Sobrang tindi na nung ginawa ito ni Heiza. Pero nandun si Nats. For some reason, nabuhay pa. May agimat ata ito.
May Agim at Malapanday. RSG tuloy-tuloy ang pag-push sa mid lane. 20 segundos para kay Kaizen. 20 segundos para kay Sumpa. May Abante. Looking for one. Perceiva! Nakahuli na nga, napalayo pa nga dito si Light. Mamipilit na mag-flicker out. May concealer na ginamit para magbamba out habang meron ditong ginamit. What a nice oh, what a nether realm! Nice set na sana para dito kay Nats. Habang si Nats nakita na naman natin mga dash. Si Primo, patay dito. Patay na rin yata. Lumalaban pa rin si Nats! Sumpak! Mawala na immortality! Demon Kite buhay pa rin doon sa may harap. Pero si Kusei doon sa likod. Enter may mapasok. Tatlo ata yung matatamaan niya. Pero tuloy-tuloy lang ang pag-raid ng mga raiders. At pabagsak na nga rin dito si Haze. Pumasok pa sa base si Aqua. Wala nga lang minion wave ngayon para sa side ng RS. Rome. Ay, nakangiti na nga siya. Nagsalamin na. 2020 vision. Mo, coach, bigay mo na. Benedetta na to. Nagsalamin na si Nats eh. Ayan na. Nanalamin na si Idol. Mala anime. Kumbaga, kung sa Kuroko no Basket, tinanggal yung salamin, nag-ponytail. Ito, nanalamin. Baliktad. I can see things sinuot clearly na niya now. Sinuot na niya ang mahiwagang salamin. Oh, ang mahiwagang salamin. Madaling mag-stun eh, itong si Kaizen. Kaizen, 4v1 scenario. Hoy! Naku, napapaligilan na nila at that is very crucial para dito sa Minana Evos. Biglang balik ng orange buff na yon. So, napakaganda ngayon para sa side ng RSG. Even though, hindi na patatakasin pa. Bane or Vayne na kanila makukuha. Ang sakit, man. Ang sakit doon. Kasi yung, again, impure rage. Nag-make sense. Tapos yung combo niya with Aqua. Nats. Si Kaizen na magiging target nila. Pero Kaizen nga talaga makakakuha dito na pag-uong. Habang si Perciba medyo aaray. Si Nats nang galit bigla. Kaya naman makakakuha ng kill. Vayne din ay mabibigyan. Dalawang patay para sa Minana. Pero sila din ang nakakuha ng turtle. Humiro na lang ang call ng yes. RSG. 1G. Top lane. Masisira na rin. Madedefensan ba ito ng Minana? Iwas. Tapatan na naman ng mga XP lane. Wow! Boom! Nats makakabawi dito kay Bane. Habang si Kaizen naman magiging target nila. Mauna ng buhay at hindi na makakasabot pa. Pero yes. Haze dito, may bitaw na damage at tatlo na lang or actually dalawa na lang ang natitira para sa Minana Evos. May wave clear pa naman sila pero sapat na ba to? Papasok pa dito si Nats at unti-unting free hit para dito sa ating laban. RSG Philippines! 2-1 victory para sa mga Raiders. Mukhang masaya ang kanilang community sa pagkita sa kanilang mga players tungo sa tagumpay. RSG Philippines with a beautiful game to end the series. Grabe mag-adjust dito si yung RSG. Ay, tart yung RSG, yes. Tsaka after nung game na to, aabangan ko ulit yung next na laban na ni Bane at tsaka ni Nats. Oo nga eh. Maganda yung duelo. May first blood pero may balik naman si Nats. Nakabawi. Tinanggal na rin ni Nats ang kanyang salamin. Talagang sinuot lang niya para doon sa isang Activated lang bala. Para sa Benedetta game na yon. And surely, may chance naman na magkita ito sa playoffs. Suot ng salamin, sabay, my turn. My turn. It was a struggling game number one for you at the same time kasi ang daming early deaths or like the pressure really was on you mula sa Minana Evos. Game number two, ginawa nila ng paraan to force it into a game number three. So, in spite of all of those na nagkaroon kayo ng or nagkaroon ka ng pressure specifically in your lane, how do you manage to push through and what do you usually tell yourself kapag nabe-pressure ka ng ganong klase ng gaya nung ginawa ng Minana sa'yo? Actually, hindi naman ako na-pressure nung game one. Nung namatay ako ng mga 0-5. Parang tinatawa ko na lang ganun kasi parang ang pangit ang laro ko talaga. Pero game 2 naman, bumawi ako pero natalo din kami. So game 3, tinry ko yung hardest kung anong makakaya namin. So nanalo naman. Thankful ako. Really is thankful. And that's, I'm sure na yung game number 3.